Magandang hapon po sa ating lahat. Andito po tayo sa Barangay Makalaw, Laor. Laor ba yun ba? Atin po pupuntahan si Tatay Enzo po. Yung inilapit po sa atin ang kanyang anak na OFW. Tatay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kamusta po, Tay? Saan po ba ako dadaan, Tay? Okay lang, Tay. Okay lang. Opo. Kamusta po, Tay? Ay, so naka-oxygen tayo, Tay. Anong pangalan niyo po, Tay? Lorenzo. Ah, si Tatay Lorenzo po siya. Ah, ilang taon na po ngayon, Tay? 77. Sino po kasama niyo dito, Tatay, sa ano? Sa bahay niyo? Meron akong asawa and nagkaroon sa lugar. Ah, ano po yung sa ano po yung kinakain niyo sa ngayon kasi po naka-oxygen po kayo? Eh, pagkain din na. Okay. Ano po yung pinaka ano niyo po, nag-maintenance po ba kayo? At ano po ba yung sakit niyo sa ngayon? Ano po yung pinaka-findings po ng doktor, Tatay? Ay, sakit sa puso po, Tatay. Dahil na kasi pinaka-capture sa mga mga. And then, yung puso po yung ano yun. So, ano po yun? Bakit? Kasi po, Tatay, kung may sakit po kayo sa puso, hindi na po kayo gagamit ng oxygen. Para, kasi pong alam po po yung may mga oxygen, yung may mga asma, may mga hika, ganon. Kailangan ko naman kasi. Pero ayun yun, nangutang lang ako ng pera. Ibinili kahapon. Hindi na ako kain din. Wala po kayo, Tatay, asma, gano'n? Ano po ba? Saan po ba kayo nagpapa-check up na doktor, Tatay? Sa Bungabon, Tatay. Ano po yun, yung pagpapa-check up niyo, Tatay? Every week po ba o once in a month? Yung kinakain niyo po, Tatay, araw-araw, saan naman po, saan niyo po naman kinukuha? Sino po yung naghahanap buhay para sa inyo? Ay, yung asawa niyo po, si Nanay. Ano pong trabaho ni Nanay, Tatay? Lugaw. Ay, nagbebenta po ng lugaw. Sarili niyo po yung lugawan, Tatay? Ay, bali po, ano na mga masukan lang po siya, Tatay, gano'n. Ay, naguhugas po ng pinggan. So, magkano naman po yung sinasahod ni Nanay, Tatay? Po? 300 pesos po, Tatay. Ito po ba yung ano? Dito po kayo, sarili niyo po itong bahay, Tatay. Kayo lang po ni Nanay ang nakatira dito. Pwede ba po, Tatay, makita yung loob ng bahay niyo? Pwede po bang may video? Di ko din nila. Stop na. Pwede. Thank you.
si yung mama niya po eh. Mama mo yun, di ba? Ay, okay. Opo, yung nasa abroad po. Siya po yung totally kumunta po sa akin para mapuntahan po kayo dito dahil talagang ang sinasabi niya po. Sinasabi niya po sa akin tatay na kumbaga po eh nag-aambag-ambag na lang silang magkakapatid. Subalit minsan nga daw po ikapos din yung ibang kapatid. Kaya sabi niya eh na sana daw po eh kahit kunting tulong daw po matulungan daw po kayo. Kaya nga po kami, nung pinuntak niya po, sabi ko, I schedule ko man yung Tuesday ka kung alin sa dalawa dyan. Pero po eh, talaga pong nakikusap siya. Kaya po, pumunta na po kami kahit hinintay ko lang po yung asawa ko para siya magkay papunta dito sa inyo. Kaya po pumunta kami dito tatay sa inyo. So sa makatulog niyang tatay, hindi po pala kayo nakakatulog ng maayos. Hindi na. Pero po tatay, nakakain kayo. Oo. Nakakain kayo. Kapagkain, wala kayong gana. Hindi. Wala akong nililitan na pagkain. Ah, kumbaga po, kung sa pagkain, lahat eh, gusto niyong kainin. Oo. Ay, ang problema nga ng tatay is kapos, ganon. At gawa ng sa oxygen, sa gamot. Inaabot mo sa ganon. Apo. Ganon tindang ulam dyan. Dito makagulit sila ang pagkakas. Ganon. Ngayon kung hindi, ito konti-konti naman yung ganito sa kap. Paghuhulat sa magawa niya. Akawa. Napakasipo naman yung nanay talaga. Pati paghuhulat na pinag-pinasok mo pa po. Ano tatay? Kaya po pa nung Parang tingin ko sa inyo tatay, hirap na hirap kayo tatay na makahinga na tayo. Parang humihingi kayo ng saklulo para kayo tulungan, para kayo tayo, gano'n. Pero buti nga tatay, nakakalakad pa kayo eh. Sa umaga po kaya tatay, ako tatay, sa umaga, bago sumikat yung araw na i-exercise nyo kaya tatay na maglakad-lakad dito. Para po, hindi nyo na tatay kaya. Kaya nyo pagkaya. Kakabit pa ako doon yung koko. Sa umaga. Sa umaga. Apo. Kaya ako yung lugaw. Kung malayo-layo rin yung lugawan ko. Pabalik ako rin. Hindi ko pa. Yung lugaw. Ako eh, marunong kaya. Pagka ako, nilitan na. Magbaka ako nyo. Nililito mo na anong ba. Eh, ano na kung napakulong sabaw dito ng kapit. Ang wakar niyan, ay kung muna-muna. Eh, baboy, yan. Pagka muna kaya ko. Ay, hindi rin po. Hila na natatay yung mga taba-taba at saka yung balat ng manok. Hindi po ay po pwede kumain ng gano'n. Kasi po yung mga tuhay na din po. Yung manok, parang gano'n. Masaga po may iyayawan niya. Kaya kain ko nga lang yung baboy. Kailangan ko na sa ating baboy niya. Kailangan ko na sa ating baboy niya. Why pala? Nasundo ka ba ang ganda? Magandang gabi na eh. Gabi na po. Ha? Nasundo ko ba ang ganda? Nagtatrabaho ka pa? Ha, hindi na.
Kamusta po, Nay? Hindi mo kaya lang muna. Mukhang pagod na pagod si Nanay. Eh, oo. Wala yung talagahan mo. Si Nanay tayo, ilang taon na tayo? Sige. Pa? Dito kayo, Nay. Sige, sige, ilang ka na? Ay. 67 po. Kasi pag yun, Nanay, namamasukan pa po kayo. Namamasukan pa kayo, Nay. Kamusta naman po na yung buhay natin, Nay? Sa pagtanong-tanong mo nga po si tatay, ang kalagayan niya po sa ngayon po na lalot mayroon po siyang karamdaman. Talagang kita ko po sa kanya kung gaano po siya kahirap, nahihirapan, pag walang oxygen nga po. Tapos sinabi niya po nga sa akin kung sa gabi hindi na rin po siya nakakatulog. Opo. Ano po yung totally sakit po talaga ni tatay? Kasi sinasabi niya po sa akin, high blood po, sakit sa puso, gano'n. May asthma pa po siya, opo. Asthma po at saka yung high blood po. High blood? Normal naman yung So asthma po talaga yung inyong sakit, kaya po kayo ganyan. Kaya nga, opo, kasi yung nanay, siguro nanay, may mga problema na ano dito, na hindi siya natutunaw. Kaya nahihirapan po si tatay huminga, kaya po ganun. Kaya nga po tinanong kay tatay, bakit po kay tatay may oxygen, nahihirapan daw po siya huminga. Sa makatuwid po, sa kaalaman ko po kasi nalalaman ko rin po kasi, yung kaya gumagamit ng oxygen, yun nga po yung may sakit na may mga asthma. Yan po siguro tatay, nung kabataan nyo ay mahilig kayo sa sigarilyo at inom. Madalas. Medyo. Medyo. Dahil sa pagpapun ka ng kalabawe. Hindi ito ubrang hindi. Si sigarilyo, oo. Lalo pag nasa bukid, malamok, gano'n. Maraming niknik. Doon ka sa bukid. Opo. Ang dami nung kalabukong pastol. Opo. Papawalan ko lang yan. Babantay-bantayan ko na. Opo. Ito nga po pala si Tatay Lorenzo po ba? Si Tatay Lorenzo at si Nanay Norma. Ito po kasi inilapit po itong mga kababayan ng kanyang anak na OFW. Kasi po daw, sobrang nahihirapan na nga rin po sila kung paano po nila mabibili yung gamot ni tatay. Dahil po rin sa marami po silang, ilan po silang magkakapatid tatay? Yung mga anak ko. Apo, ilan po sila lahat? Ay, kuha. Pero ang tumaapod na lang. Opo. Ilan po sila lahat, nanay, anak niyo? Nakalimutan na po nila yung anak nila. Kung ilan po, siguro po napakarami. Pero po, ito. Ako, ilang naman daw po. Merit pa si tatay, kukunti daw po. At least po, napapatawa natin si tatay sa kabila po ng kanyang karamdaman. Ito nga po, dinilapit po siya sa akin ng kanyang anak. Kaya po, kami napapunta dito sa lugar ni na tatay para bisitahin po si tatay sa kanyang kalagayan. Ngayon po, mga kababayan, kung sino pong nais magpahatid ng tulong tulong para kay tatay dahil po nangangailangan si tatay ng pambili ng gamot, pambili daw po ng pang-oxygen daw po dahil pag wala daw pong oxygen si tatay ay nahihirapan daw po siyang huminga. Kaya nga po tatay, naririto po kami para magbigay po ng kaming tulong na sana po ay makatulong sa inyo, nanay. Siguro po tatay, hindi lang po ito ang huli natin pagkikita. Kami po pupunta ulit dito para kayo muling bisitahin at dalhan ulit at hatira ng kunting tuloy ulit sa susunod po na ipapabalik. Ano tay? Pero sa ngayon po, magbibigay po kami ng kunting tuloy sa inyo. At sana po sa mga viewers po, sa mga ano po,
i-subscribe nyo po at i-share nyo po at like and comment po para makatulong kay Tatay Insod po. Para meron po tayong may bibigay na tulong kay Tatay. Sa mga nais pong tumulong, sa mga sponsor po, sana po matulungan natin si Tatay. Dahil parang may mga tatay din po tayo. Pasalamat na nga lang po tayo mga tatay, nanay po natin, mga walang karamdaman. Sana po matulungan po natin sila. Ito po, tatay, nanay. Ito, ibinibigay po namin sa inyo. Nagmumula po sa aming sponsor na si Madam Lori Aquino Talita po. Ano tayo? Salamat. Opo. At ito tayo, bibigay ko po ito sa inyo para makabili po kayo ng gamot. Ano tayo, para po kahit po po paano makatulong din sa inyo. Ano po masasabi niyo, tatay? Salamat. Ako ay lumukulubo na nagpapasalamat. Ang inyong po na yan. Kayo, Nay. Ano po masasabi niyo, Nay? Pasalamat po kayo sa sponsor natin. May umpisa na akong pangkasyo. Kayo po, Nanay. Ano po masasabi niyo, Nanay? Loretta. Po? Ayun po. Nahihiya po si Nanay. Maraming salamat daw po, Madam Lori. Sa binigay niyo po sa akin, pinamahagi ko rin po sa mga taong nangangailangan. Sana po sa mga sponsor po matulungan po natin si Tatay dahil po sa kalagayan ni Tatay talagang nangangailangan po siya ng tulong. Yung pambili po niya ng gamot, pambili niya po ng oxygen kahit po sa pagkain niya po. Kasi po minsan daw po talagang walang-wala sila. Si Tatay po nakakaraos po ng kanyang gamot, pagkain dahil po sa kanilang mga anak na nag-aambag-ambag, nagtutulungan po sila para po masuplayan nila ito si Tatay at si Nanay. At si Nanay po naman namamasukan bilang isang tagahugas po sa isang lugawan daw po dito sa La Ornay. Okay po. So ito po, galing na po kami dito kina Tatay. Maraming maraming salamat po. Sana po tulungan po natin sila sa may marami pong mabubuting kalooban. Sana po ay bahagian po natin si Tatay at si Nanay. Yun po, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ay, ganito po siya everyday. Halos, lalo na daw po pag hindi siya nakakahinga. Pag hindi daw po siya nakakapaglagay ng oxygen, ay hindi po daw talaga siya nakakahinga at sumisigaw daw po siya. Parang humihingi si Tatay ng saklulo na tulungan para po siyang ganun. Sana po matulungan po natin sila. At dito rin po nakakahiga na si Tatay. Dito na rin natutulog. Dito po. Siguro po dito rin si Nanay. Dito po sa tabi ng pintuan, sa likod ng pintuan, naririnig natutulog si Nanay. Kaya nga po, sana po matulungan po natin si Tatay dahil po talagang kita ko po kung gaano siya naghihirap sa kanyang karamdaman. Ayan, sa mga sponsor po, sana po matulungan natin sila. Tatay, ayan po. Nang awa. Diyan po ko sinasalalay ang aking kaharap. Ay na po ang bahala, kayo po nakakalap. Diyan na po yung dinadasal ako po yan. Apo. Sila na po ang bahala sa akin. Hindi po ako ng tulong po sa inyo. Una-una po rito sa mga anak ko, talagang iyan po. Nag-akukuhan ko lang po para ako makapunta kay Casio. Kapag pagamot po ron. Ayan po. Sana daw po matulungan po natin si Tatay. Siya po talagang nagmamakaawat, humihingi po ng tulong po para sa kanyang pambiling gamot, para po sa kanyang pambili ng oxygen. Kasi nga po yung oxygen niya po ay inuutang niya pa daw po sa iba para lang po may maibiling oxygen po. Ayan po, kanina po nag-usap po kami sa labas. Ni Tatay, tinatanggal niya po ang oxygen. Kaya po kanina, walang oxygen si Tatay. Totally po, ayan po ang oxygen ni Tatay. Ayan po. Nandito po malapit sa kanyang higaan kasi dahil nga po sa hirap na po siyang huminga. Sana po mga kababayan, sa mga sponsor po, tulungan po natin si Tatay. Ayan po. Ayan po si Tatay. Ayan po rin si Nanay.
Tatay, nanay, laban lang tayo, tay. Pray always lang tayo, tay. Unang-una, tatay, sa Panginoon. At pangalawa po, tulungan nyo rin, tatay, yung sarili nyo. Nanay, tulungan nyo rin po si tatay para mas lalong lumakas yung loob ni tatay. Huwag yung pakikita kay tatay na pinanghihinaan kayo ng loob. Para po, sa ganun po, si tatay, mas lalong lalakas at lumalaban sa kanyang karamdaman. Ano, nay? Pag kasi po, pinakitaan natin si tatay ng nanghihinaan loob nyo, parang nawawala na rin siya ng pag-asa. Kaya always pray lang po tayo, tatay, at manatili po tayong matatag. Ano po, tay? Laban lang tayo, tay. Kasi maraming tao ang matutulong sa inyo. Maniwala po kayo. Kasi po, ang mga sponsor po na nakakapanood, talagang sadya pong nagbibigay ng tulong sa atin. At pag kayo po nakita ni Madam Lori po, baka po sakaling puntahan rin po tayo dito uli ni Madam Lori. Ano po, tatay? Opo. Opo. Nanay, sige po, salamat po. Ako, maraming po salamat sa punta ninyo rito. Ako'y agayong tulong ang mapapadawa ninyo sa akin. Ayan po. Ayan po si tatay. Talaga pong makikita ko po yung hirap niya po talaga. Salamat po. Salamat po tatay, nanay. Si nanay naiiyak na eh. Laban lang tayo, nay, kasi kapit lang po tayo sa Panginoon. Iyon lang po ang bukod tayong makakatulong sa atin, ang Panginoon. Ano, nay? Marami pong kuha na tutulong sa atin, mga sponsor, lalo po si Madam Lori. Babalik po uli dito sakali po ano, makakarating po siya dito sa atin. Ano po, tay? Nanay. Sige po, tatay. Pahinga na kayo, tatay, para kayo'y makatulog ng maayos mamaya at kumain po muna kayo para may lakas kayong pagtulog nyo. Busog kayo, ano, tay? Kasi sabi nyo nga po, hindi kayo nakakatulog ng magdamag, ganon. Talaga. Opo. Pray lang po tayo para singiin nyo na lang kay Lord na makatulog kayo ng maayos para kinabukasan. Pag gising po ulit natin, tatay, pasalamat po ulit tayo at ginising tayo ng Panginoon. Tayo na mumuhay ulit ng mapayapa dito sa mundo. Ano, tay? Opo. Salamat po, tay. Salamat, salamat po, nay. Opo. Salamat pong pagkasalamat po. Sige tayo, babay po tayo, nanay. Salamat po. Meron naman po ulit tayong napasaya na isang mayroon pong karamdaman ng si tatay insult ko. Sana po matulungan po natin si tatay para po nang sa ganun po, meron po siyang maibiling damo. Salamat po and have a nice day po. Bye.